Good day mga katunog, Kuya Migs to. Today lesson, ituturo ko sa inyo yung chords ng bawat itong fret bar, bawat string niya o bawat fret niya, ano ba yung katapat niyang chords, ituturo ko sa inyo yon. So mag-start tayo dito sa open string. So naituro ko last time, ito ay A, B, G, B, E. So kung ito open string na to ay ang E, ang magiging next chord niya ay F. So F, mag-start tayo sa F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, what next? C, C sharp, D, D sharp, and E. Yan to E. Yung next niya ito, yung number 13 na to, F na to. So, walang ang B and E, wala silang sharp. Okay? Wala silang sharp. So, after, pag nasa B ka, hindi mo nasasabing B sharp. Hindi. Pag nasa B ka, ang kasunod niyan ay C. Pag nasa E ka, ang kasunod niyan ay F. Ganon. Mag-start naman tayo dito sa ano. Ganun lang din yon. Sunod-sunurin mo lang. Pag ito ay na-memorize mo, itong string na to, na-memorize mo na to, ilalapat mo lang din yon sa bawat string. Kung alimbawa, ito ay A, di ba ga? Ito ay A. Ang next nyan ay G sharp. So, ito, patanda mo tong pang fifth string na to sa sixth string, pang fifth fret na to sa sixth string, yan ay A. So, ibig sabihin, itong open string na to sa fifth string na open string A, so ang kasunod niyan ay G, A sharp. Ayan. Okay? Magiging A sharp na yan. Tapos, susundan ng B. Anong sunod sa B? C. Parang alphabet lang yan. C. Tapos, C sharp. D. D sharp. E. And then, F ulit. Ganon din dito sa D. Etong D. So, ito, kung nandito ka sa D na to, ang kasunod niya ay D sharp, papuntang E. So, itong open string na to, ganon pa din yung ano niyan, rules niyan. So, yan pa rin yung magiging kasunod niya. Hindi magbabago yon kahit anong mangyari. So, ito ay D. D sharp. E. E. F. Walang E sharp. F. F sharp. G. G sharp. And A. So, ayan, ganun din ang gagawin mo dyan dito sa baba. So, pag ito ay nasa ulo mo na hanggang dito, same na lang din yan dyan. Hindi na magbabago yan. So, malalaman mo kung nasa yung A. O, limbawa, ito A. Asan yung isa pang A? Nandito. Asan pa yung kasunod na A? Nandito. Asan pa yung kasunod na A? Nandito. So, ibig sabihin, yung idea na, limbawa, ay marunong ka ng mag-gitara, nakakagawa ka na ng sarili mong tunog, magagamit mo yon. At least ngayong basic na nakikita mo o na mas naaaral na pag-aaralan mo na kung anong chord ng bawat fretboard. So, yun lang, practicein mo lang yun every kahit 5 minutes and then mo ganyan ka. E F F sharp G G sharp. Oh, so nami-memorize mo, nami-memorize din ng hand mo. So, malaking bagay 'yon para mas mabilis kang matuto. Ngayon naman, isasabay ko na rin dito yung sa strumming. 'Di ba last time nagtinuro ko yung E minor. Tapos C. E minor. And then C. So paano ba mag-strum? 'Di ba last time tinuro ko papatamain mo dito sa kuko. Yan, kabilaan 'yan kasi ito yung pinakagagamitin mo pag nag-i-strum ka. So, ang practice ng strum, hindi kasi siya ganun kadali matutunan yung strumming. Parang feeling mo, mga ganun, tapos papasok pa dun minsan sa loob ng daliri, ng gitara, di ba? So, ang practice, lagi muna dahan-dahan. E minor ka, or gusto mo, eto, mag-A ka, or D. Pero, try muna natin sa E minor. E minor ka, down lang lang. Mo lang ng paisa-isa. Pero kung bibilangan mo, magiging ganito yan. So parang dalawang down, tapos isang up.
tatlo pala, magiging tatlo yung up. So, down, down, up, 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 down, up, down. So, magiging, pag mabagal, so, ganito muna yung practice mo pag mabagal. Down, down, dalawa, and then tatlong up. One, two, three. Tapos, isang down, isang up, isang down, isang up. So, pagka binilisan mo siya, basta lagi mong papatamain sa koko para hindi ka masaktan, kasi minsan ang tumatama itong balat na to, masakit. So dadahan-dahan. Ulit-ulitin mo lang. Ganon, practice mo lang lagi siya at least 5 minutes every day. Pwede na 'yon, at least mahalaga, or 5 minutes kada may pagkakataon ka, 5 minutes. Kasi pag yung 5 minutes ay malaking bagay 'yon na napapractice ka every day. So ang progression naman, o yung paglipat, magbibilang ka lang sa isip mo ng, ayun nga, naturo ko last time, recap lang po, ng kahit 4 na beses. So, 1, 2, 3, 4. Lipat sa C. 1, 2, 3, 4. Ayan, ganun din, paulit-ulit lang. Guaranteed na pag ito, na-practice mo to every day, tapos 5 minutes, o pag may free time ka, 5 minutes ng 5 minutes, mabilis ka matututo ng gitara. Magiging focus mo muna, isipin mo yung bawat chord ng bawat string. Memorize mo lang naman yun eh, ilang letters, ilang chord lang naman yun. And then, syempre, pag nasa ulo mo yun, malaking bagay yun sa'yo, pag nasa ulo mo yung bawat chord. And then habang nagsasaulo ka, sinasabayan mo ng pa-stram-stram, pa-isa-isa. Tapos lagi ipapractice mo yung tenga, kasi mahalaga sa isang musikero yung sa tenga. Yung para bang i-feel in mo, di ba? Habang nagigitara siya, parang papakinggan mo. Para habang nag-aaral ka mag-gitara, yung tenga mo napapractice din. So sinasabayan ng tenga mo. Dan 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 dan. Yung tenga, yung tunog, matatandaan din ng tenga mo. So pag ikaw na lumapat ka sa gitara, ayun, practice lang tayo ng practice, memorization. Etong pagme-memory nito, isingit ko na lang din. Yan. 'Di ba gaganyan ka? F, F sharp, G, G sharp. Practice na 'to sa daliri. 'Di ba? F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C. So ibig sabihin, bakit ko nasabing practice na 'to sa daliri? Kasi tulad ng mga nagsisimula pa lang mag-gitara, ang daliri natin laging nakaganto. Laging siksikan, parang ayaw mag-iwaiwalay. Ngayon, kailangan natin silang pag-iwaiwalay. And itong practice na to, malaking bagay to para masanay yung daliri natin na maghiwalay sila. Katulad na itong C. Ito, isa sa pinakamahirap to nung ako nag-aaral pa eh. Ganyan. Napakahirap niyan. So, ito, isang bagay ito na nakatulong. Kasi pinipilit ko siyang abutin. Kung anong kayang abutin ng daliri mo, yun ang much better yun. Kasi nasasanay yung daliri mo na mag-iwahiwalay. O mas-stretch, sa madaling salita. Pag na-stretch yan, masasanay ka na. Yan, magiging ganyan na yan. Tapos pwede ka na makapag-bar. Bar chord na tinatawag. Ito kasi mahirap eh. Itong C tsaka to.
Pero ang lagi niyong tatandaan pa din, kailangan sa pag buo ng chord, kailangan talaga medyo madiin. Ramdamin mo na talagang nalalapat nung daliri mo yung bawat string. Tapos kalabit dahan-dahan. Tapos B. Ayan. Okay, that's all for me. Sana may natutunan kayo sa lesson natin today.